Magandang araw sa inyong lahat. Maraming mga pagkakataon na kapag naisip na ng isang tao na siya ay Muslim, eh meron siyang mga balakid na bigla ang naiisip o mga inaalala. At marami dito mga personal niyang pinagdaraanan o pagdaraanan na iniisip niyang yun ang mangyayari sa kanya kapag siya ay nag-Muslim, at meron naman ay iniisip niya yung mga sasabihin ng mga tao. So marami ito at nais natin itong bigyan ng linaw at bigyan ng tamang pag-unawa sa bawat tao na nagnanais ng mag-Muslim, pero maaaring meron silang mga inaalalang mga bagay-bagay. Una dito, ang iniisip ng tao madalas kapag siya ay mag-Muslim ay yung pagbabago ng kanyang sarili at magiging reaksyon ng kanyang pamilya, kaibigan, at ng kanyang mga kakilala, no? So, nais nating ipagpaunawa na kapag kayo po ay nag-Muslim, hindi naman biglaan na kung ano yung ginagawa ng isang Muslim na 20 years na, 10 years, or 5 years ng Muslim, ay biglaan nyo ring gagawin. Okay? So, hindi nangangahulugan na kapag kayo ay nag-Muslim, i-a-apply nyo na agad iyon. Hindi. Although, kapag kayo ay nag-Muslim, ang responsibilidad ninyo pangunahin yung pagkatuto, pag-aaral, at kung ano yung mga matututunan ninyo, siya ninyong dapat isabuhay. So, nangangahulugan, magkaiba ka ng obligasyon sa ibang mga Muslim. Although pareho yung turo, pero magkaiba yung magiging responsibility, kasi baka hindi mo pa nalalaman yung isang bagay na alam na nila, ginagawa na nila, at ikaw naman ay hindi mo pa alam yun. So, exempted ka doon, excuse ka doon sa ganoong bagay. So, kaya naman sinasabi natin, yung pagkilala mo na kay Allah ay dapat na tiyak ka na sa puso mo. Niyakap mo na ang Islam. Then, yung mga katuruan sa Islam, unti-unti ay ma-apply mo yun sa paglipas ng mga panahon. So, yun ang una. Kasi inaakala ng tao kapag siya ay nag-Muslim, biglang mag-change ng personality, tapos aasahan ng mga tao na ganun na rin siya tulad ng mga dating o ng mga matatagal lang Muslim. So, nililinaw natin sa ganitong punto na kapag ikaw ay nag-Muslim, unti-unti ka nag-aaral. So, nangangahulugan, maaari na mostly yung pagkilala o pagtingin sa'yo ng mga non-Muslim na kapamilya, kakilala, ay mag-uunti-unti din yung pagtingin nilang pagbabago sa inyo. Of course, mayroong pagbabago. At hindi pwedeng wala kasi nga nag-Muslim ka na. So iniwan mo na yung maling paniniwala at unti-unti ka ngayong naghuhulma. Hinuhubog mo yung sarili mo sa pagiging isang Muslim na individual. Okay, unang-una yon. Ikalawa, marahil iniisip ng tao na gusto kong matiyak na ako ay mag-Muslim kapag mag-Muslim na lang din yung aking mga pamilya. May mga ganong tao na iniisip nila, gusto ko mag-Muslim, pero baka i-delay ko muna, antayin ko muna yung family ko na mag-Muslim kami sabay-sabay. May mga ganon, di ba? O di kaya sasabihin niya, ipagpapaalam ko muna sa aking magulang, sa aking kamag-anak. Pero ganito yan. Maganda kayo ipagpapaalam, at kung ipapaalam, maganda kung sabay-sabay. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay nagkakaganon. Tanggapin natin yun. Hindi lahat ng pagkakataon sabay-sabay yung family na nag-Muslim. Hindi lahat ng pagkakataon na ipapayagan ka ng iyong magulang. Pero ito yon. Ang gusto nating ipaunawa sa paggawa ng kabutihan, hindi mo kinakailangang ipagpaliban ang paggawa ng anumang kabutihan. Hindi mo ipagpapaalam pa sa magulang mo yung alam mong tama naman. Hindi mo aantayin pa yung iba na sabayan ka kung ang gagawin mo naman ay tama. Bakit natin sinasabi to? Kasi madalas, kapag ang isang tao inisip niya mag-Muslim siya kapag mag-Muslim na lang din yung family niya o papayagan siya ng kanyang magulang, eh halimbawa hindi ka payagan. Halimbawa hindi ka sasabayan ng family mo. Hindi ka na rin ba mag-Muslim? Ito kasi yon. Nung naunawaan mo ang Islam, natutunan mo ang tama, nakilala mo ang katotohanan. Hindi naniniwala marahil yung mga kapatid mo, yung pamilya mo at yung magulang mo dahil hindi nila napakinggan yung napakinggan mo. Hindi nila nabasa yung nabasa mo. Hindi nila naunawaan pa yung naunawaan mong tama. Pero, di ba, kung sakali na mapapakinggan nila, mababasa nila, mauunawaan nila na may bukas na puso at kaisipan yung naunawaan mo, tiyak, yayakapin din nila ang Islam. Di ba? So, nangahulugan, ang pinakamainam dito
Kung ikaw ay nagnanais na mag-Muslim, mag-Muslim ka na. Nag-Muslim ka na. Huwag mo na ipagpaliban. Dahil dun magsisimula yung gabay na para mayroong naggagabay sa iyong family tungo sa pananampalataya, tungo sa katotohanan ng Islam. Dahil para itong kahalintulad ng isang taong nalulunod. Marami kayong nalulunod. At gusto mong magsagip ng iba. Pero yung sarili mo, nalulunod pa rin. Ang marapat para sa iyo, umahon ka muna, makaahon ka muna, at pagkatapos saka ka na magkakaroon ng pagkakataon na kumuha ng salbabida, kumuha ng lubid, at makapagsagip ng iba. Diba? So nangahulugan, kung gusto mong makapaggabay ng iba, ng family mo, ng relatives mo, ng mga colleagues mo, ng makakilala mo tungkol sa Islam, yakapin mo ang Islam. Huwag mong i-delay. Dahil kapag nag-start sa'yo, natututo ka sa Islam, nagsasabuhay ka ng Islam, meron silang ngayong pagkukunan ng kaalaman tungkol sa Islam. At ikaw yon. So dapat huwag mong ipagpaliban. So ito yung dalawa. Ikatlo, madalas na inisip ng tao kapag ako ay nag-Muslim, hahatulan nila ako. Ako ay humusgahan nila ng mga negatibong katawagan. At tatanungin nila ako o haasarin nila ako, insultuhin nila ako. Ganito lang yon. Lahat naman ng bagay, mayroong mga iniinsulto sa mga tao. Kahit pa nga personal. Kahit pa nga personal na bagay, iniinsulto ka sa personal na bagay. Sa paniniwala, ganun din. Kahit sa trabaho, iinsultuhin ka rin ng mga tao. Ganun talaga. Kapag yung iisipin natin, yung kasabihin lang ng tao, ay baka hindi natin gawin yung tama. Kapag ikaw ba ay mag-aaral, kasabihin mo ba sa iyong anak, anak, huwag ka na mag-aaral kasi baka asarin ka dyan ng classmates mo. Ikaw ay magtatrabaho. Hindi na lang ako magtatrabaho dahil yung aking boss baka pagsabihan ako o baka kantsawan ako ng aking mga katrabaho. Ganun ba? Hindi ka na rin ba magtatrabaho? Ganun din sa Islam. Tamang reliyon na ang naunawaan mo. Tamang pananampalataya na naunawaan mo. Dahil ba sa mga sasabihin lang ng mga tao ay hindi mo na ito yayakapin? Nangahulugan na napakahina ng iyong sandigan. Nangahulugan na hindi mo niyayakap yung tama dahil lang sa mga iniisip ng tao. So huwag sanang ganun. Huwag sanang ganun. Yakapin mo ang Islam at yung mga sasabihin ng tao, hindi mawawala yon. Ang gawin mo, mag-focus ka sa kung ano ay kalulugod ng Diyos, ng tagapaglikha mo. Kung sino yung naglikha sa'yo, yung Diyos si Allah, kapag siya ay nagalit sa'yo dahil hindi mo siya sinunod at ang ginusto mo ay matuwa lang sa'yo yung mga tao. Sa kabilang buhay ba, yung mga taong ito may maidudulot na pakinabang sa'yo kapag pinarusahan ka na ni Allah? Wala. Baliktarin natin. Kung susundin mo si Allah, yayakapin mo ang Islam. Magsasabuhay ka ng Islam. Nariyan ang mga pagkondina, pag-iinsulto at pang-aasar ng iba at ng mga tao na mahalaga sa buhay natin. Pero sinunod mo si Allah sa kabilang buhay. Kapag natama mo yung kaluguran, kapatawaran ni Allah, matatanggal ka ba ng mga tao na nang insulto sa iyo mula sa kapatawaran ni Allah, sa kaluguran ni Allah? Hindi. Wala silang madudulot na pinsala sa iyo. So nangahulugan, i-prioritize natin muna si Allah sa buhay natin. Kapag pin-prioritize natin si Allah, walang mawawala sa atin kahit pa hindi tayo sang-ayunan ng mga tao kapag si Allah ang nalulugod sa atin. Kabilang banda, kapag si Allah ang hindi nalugod sa atin, nagalit sa atin, kahit pa nalulugod sa atin yung buong mundo, wala tayong napala. Okay? So una itong tatlong mga pangunahing pinagdaraanan ng isang taong gusto nang yumakap sa Islam pero nahahatak siya pabalik at napipigil siya. Baka ito, baka ganito, baka ganon. So sana inshallah sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sana ay nakapagbahagi tayo ngayon ng mga paliwanag at mga mainam na pagpapayo para sa mga taong nagnanais na mag-Muslim, subalit inaalala nila yung mga nabanggit nating mga bagay-bagay. Hanggang sa muli at maraming salamat.